Loka Hookah Brothers. Pupunta kami sa San Diego. Alas kami sa bahay ng kanina ng 4:30 in the morning. Nandito na kami sa Highway 15. This is Highway 15. Sa Freeway 15 kami. We're gonna travel maybe like 1.5 hours. But the invitation is supposed to be lunch. Tanghalian yung aming invitation para invite kami ng kamag-anak namin to. Pinsan Glenn Palyarme, maraming salamat sa inyong invitation, sa kani Adin, saka si Jennifer, at saka yung kasawa ni Adin na si Pong Revilla. At hindi po yung actor na Pong Revilla. Kamawala siya ni Pong Revilla na taga-Kapita rin. Invite po kami ng tanghalian. Ngayon, kaya kami maagang umalis, kung napapansin nyo, is babaligtarin ko yung camera. Yeah, medyo madilim pa, pasikat pa lang yung araw. Yan pa lang, yan po ang travel namin. Yeah, ganyan na lang para nakikita nyo. Yung ulap lang nakikita nila na. Ulap lang. Tawag dito. Yung kabibigan ko si Andy, na puti, na taga Sacramento. Nag-message siya sa akin na nasa San Diego siya, magbibising siya for 1.5 days. Pacifica, it's a good timing right now because talagang napakadaming isda. Ang daming bluefin. Kasi po ang hunting talaga dito sa amin is bluefin talaga ang hinahanap. Ngayon, it's a good timing. Kami may schedule kami may 3rd week of the June. Gusto ko nito rin sumakay. Kaya lang wala pa yung mga tropa. Ganun talaga. Tiis-tiis lang muna tayo. Ngayon, tawag dito. Surprisahin ko si Andy. Na sana may nahuli siya. Magaling na mag-fishing si Andy. Sana makaswerte siya uli ng cow. Kasi last year talaga nakadali sila eh. Nakadali sila ng cow. I think nag-charter sila ng boat. Bantay mo itong truck o nag-charter sila ng boat. Medyo matugo-dugo yung charter kasi ng boat dito. Minsan natin nila yung maliit na yate na parang ate. Anim sila nag-charter. At magastos kay Andy kasi nga si Andy is panag-fishing sila. Pinaano nila. Pinapipilay nila. Pinapa-process nila. Eh, ang process po dito, $1 ang pinakamahina na bayad mo. Plus tip. Plus sa barko. Plus yung tip sa barko. Matugo. Talagang minimum, pag ganun ang gagawin mo, minimum na gastos mo siguro mga 2,000 to 3,000 sa isang trip. Marami naman pera si Andy. And ngayon, surpisahin ko siya. May dala akong peanuts. Kaburito niya kasi yung peanuts. Nakatingin siya ng peanuts na nagkita kami rito sa Redland. Dinalaw niya ako. At nag-meet kami siguro sa papunta sa Arizona. And sana maraming huli si Andy. Ngayon, surpisahin ko siya. Mag-video tayo kung ano yung nahuli niya. At kamustahan. Ibigyan ko siya ng peanuts at yung adobo. Chicken adobo na request niya. May dala ako at nagluto si Commander. Ng chicken adobo, napakasarap. At yan, travel muna kami papunta ng San Diego. After nang kita kami ni ano, ni Andy, may counting tutorial tayo. Nandun na rin naman ako. May counting tutorial kasi lunch pa naman yung invitation. Mayroon pa ako mga 2 hours to 3 hours na mag-casting. Turuan ko ng konti kayo yung nalalaman ko lang naman. Kung paano, matagal na akong tinakapag-practice ulit. Tingnan natin kung okay pa rin. At tingnan natin kung ano, kung baka sakali makahuli tayo. May siri yung kaibigan ko na namit ko sa YouTube. Si Ramil, yung studio, may binigay siyang location sa akin na pwede raw ako doon mag-casting. At baka sakali makahuli tayo ng bus. Kung ano man. Wala kung wala naman, ano lang, practice lang.
and 1 hour. And then tawag dito, punta na kami doon sa pinsan namin. At kwentuhan, alam mo naman, parang kita-kita, walang katapusang kwentuhan, kamustahan. Kukunin namin yung bed, pati na pinahiram ni Auntie Heidi, na kasi yung isang kaibigan natin ay nagkaroon ng na-aksidente siya. Kailangan niya kasi yung hospital bed. Okay na siya, naka-recover na siya, at kukunin din namin. At good luck kay Andy, sana on the way na sila, pabalik na sila ng pier. Pagpunta na silang seaport landing dock, siguro within hour, baka nasa dock na siya. At sana magkita kami, sana hindi kami malate. Ang usapan na ang alis ko talaga, alas 4 na late na kami, na 30 minutes na ako na late ng kapiprepare. At sana magkita kami, kamustahan ng konti. Si Andy po ay isa sa mga tawag dito na na-meet ko sa barko, na lagi niya akong kwentuhan, doon ako tinuturuan niya ako yung mga style niya. At nakakatuwa, ganyan kasi yung mga kailangan ka sa barko, marami kang doon ka rin matututo eh. Bakit hindi ako nakahuli, anong sikreto niya, bakit mas marami siyang huli, ganun. At yung first day namin na magkita ni Andy, doon kami nag-usabi niya, gumamit ka ng sink rig style. Yung sink rig po yung pinakita ko sa inyo sa YouTube. Tatalian nyo yung LED, yung tinga na elastiko sa line, tapos ibaba nyo ng dahan-dahan, gamitin ka ng live bait na sardines, dahan-dahan, habulin nyo ng isda, boom, and then doon. Very effective yung na yun, yung time na yun. At ngayong fishing din, yun din na nakikita ko na report, nakausap ko yung Aztec na si Oates at saka si Nick. Very effective ang fishing ng style ng sinky rig and flatpole. Yung flatpole po yung malapad na ginagamit namin ng Daiwa. Sa atin po dyan sa Pilipinas, mostly yung nagagamit natin ng knife jigs. Nakikita ko rin po may nahuhuli yung mga knife jigs din. At very effective ang jigs ngayon, flat and knife jigs na ginagamit nila. At may ginawa ko kay Andy na isang knife jigs na sinetapan ko, na pinakita ko sa YouTube, na sinetapan ko kahapon ng 200 pounds na chlorocarbon, na ibibigay ko kay Andy as a gift, at para makasakaling siya doon sa swerte sa knife jigs na ibibigay ko sa kanya. Marami pa siyang trip na parating. I think he has 3 more trips to go for Andy. Pag sumakay si Andy, lagi yan, 1.5, 2 days, 3 days. Kuminsan, I think 2 years ago, bago before COVID, I think naka-anim o naka-pito siyang sakay. Medyo madugo-dugo yan. Hindi natin kaya yun. Ako siguro 2-3. Saka isa sa Oxnard, 2 sa Oxnard, tama na. Pag San Diego kasi medyo madugo eh. Medyo madugo. At ganun talaga. Pag may side job, may fishing. Pag walang side job, walang fishing. Ganun lang. Sana maraming side job na dumating. At habang nagbibiyahe tayo, nagkakwentuhan tayo. Maraming salamat doon sa congratulations sa inyo. Ilang minutes na ako, ma'am? Saan ko makita? Dito. 9 minutes. Pakipatay mo muna. Patayin ka? O i-post lang? Yan, patay mo. Hello mga kahukap. Nandito tayo sa seaport landing. Nandito tayo sa seaport landing. At I don't know, bawal dito mag-casting. Alam, actually bawal. Itatry ko lang, baka makalusot kahit ilang casting lang. At gamit ko itong Daiwa Lexa. Ito at saka itong aking pang-bash na tapon-tapon lang, practice lang. And I hope I can cast maybe a few casting. Let's see. And actually wala naman tong hook. I cut the hook already na kahit kainin niya to.
hindi naman sa masusugatan yung isda. Ayan, I just practice. Kita mo yung ano. And let's see. Try lang natin kung makakas tayo ng ano. Okay? Ito yung ano, pag kinas mo dapat hinahawakan mo tong ano. Hinahawakan mo tong spool pag hinagis mo. I-release mo to. Pag release mo yan, free spool na yan. Pero dapat hahawakan mo tong spool para hindi sa mag what do you call this? Mag tangle. Yan, mag bird nest. At doon ako makikita nyo ako. Okay. Let's gonna try. And let's see. First try. Do casting when you draw, so you need to really like do it really good, really hard, and just the time that you're gonna get tangled. Practice makes it perfect. Yeah. Just pulling around. Actually, there's no. The one I put, I just take out the sharp thing. Somebody bite it, you can release it. One more. And if you got mistake, that's the thing. If you got mistake with throwing this, it's kind of missing really. And actually they have magnet this one. Ayoko, hindi ako sana gumamit ng magnet. It's a magnetic thing, yung spool niya, hindi ako gumagamit. And sanay ako na pag ano, na sanay na ako na paghagis mo dapat yung spool mo, yung spool is gonna touch this thing. Yung hand mo pala, yung finger mo, you need to touch this thing, yung thumb mo. Just to control, so hindi ka magkaroon ng bird nest na tinatawag. Okay, one more. It's that thing, you see that? Nagkaroon siya ng bird nest na konti kasi hindi ko siya inawakan. That's the problem. Just konti lang yan. Sometimes it's a lot, and that's a big problem there. Human mistake when you're throwing this kind of fishing reel, hindi katulad ng spinning reel na pag binuksan mo, hinagis mo, hindi ka magkakaroon ng bird nest kasi kontrolado ng ano, ng spool. This one, yung spool niya napaka ano, napaka sensitive, kaya pag nagkamali ka, yung tinatawag nila nagbubuhol-buhol, doon ka mayayari na ano, na magkamali.
Di ba kanina, hindi ko hinawakan ng konti. Nirelease ko lang ng konti. May ilang sinulid na ilang braided na nagbuhol-buhol. Ayan, that's not good. Kasi nga, pa nag-fishing ka at nagkaroon ka ng problema ng ganon, yung iba talaga yung marami nagbuhol-buhol ng ganon. Siraan ang braided mo. And paano kung wala kang reserva? It's gonna be hard. And ato na ko ilang minutes na ako. And I just practice here just while I'm waiting for my friend Andy. Sabi ni Andy, ang daming isda, ang daming bluefin, ayaw kumain. Kasi gaanon ka-sensitive ang bluefin. Hindi katulad ng yellowfin, dorado, skipjack, pag hinagisa mo kahit anong kakainin. Ang bluefin po, pag ayaw nilang kumain, hindi yan kakain. They hit the school. I just called Andy. They hit the school, but nobody want to bite. Nobody want to bite. A lot of bluefin, big one, schools of big ones. This is cows and it's splashing everywhere. Sabi niya, ayaw kumain ng bluefin. Ganon ka-sensitive ang bluefin. Kaya talaga pa nag-fishing ka ng bluefin, talagang swerte-swerte din. Swerte-swerte. Sabi niya na. Some people they get caught, but they get caught tuna, but my friend Andy, he said, it's not a lucky day for him. It's not a lucky day. Okay. One more try. We're gonna try one more. Sa likod, nilock nyo? Hindi naman malock po ito eh. Ay, malamig pala. Casey, huwag madilaan! Huwag tumain ba? Touch this one, pag hinagis mo, hindi mo siya hinawakan, hindi mo siya hinawakan, touch mo siya ng ganito, yung kinokontrol mo, magkaroon ka ng bird nest. Ito very light bird nest to, kita mo. Kita mo, nagbuhol siya, it's very light, madali siyang i-fix, pero later on, pag nag-ano ka, at nagka-problema ka, ang hirap ayusin, lalo na ang braided. At isa lang po, isa sa mga tip ko, pag nag-throw po kayo, hold this one a little bit, touch it. One, as long as you touch the water, nag-ano na siya lang sa water na, you need to hold this one. Because the, what do you call this? Yung pagbaba ng bait o ng jigs mo sa tubig, mabilis. Yung gravity niya, mabilis din. Kaya mabilis ang ikot ng spool. Ha? Huh? Yeah. Okay, dyan muna tayo lahat. At maraming salamat. Habang nag-iintay ako sa friend ko, nagtuturo lang ako, nagpa-practice-practice lang. At yun lang, kailangan iwasan yung mistake. Continue practicing. At yun po yung pagka-casting dito. At ito pong gamit po ay Daiwa. Ano no? Daiwa. Yeah, she's a Daiwa. Lexa.
400 HP. Yeah. Dito po ang gamit ko. At ito po is good for yellowtail, kelp fishing, ganito, bass fishing. At ang gamit ko na rod is Phoenix na black diamond, 9 feet. Ang rated niya ay 15 to 40 pounds. Sana makahuli this coming year. And good luck, guys. See you, guys. Okay, this is the Hookup Brothers. Hookup, hookup. See you, guys. Thank you.